Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBE Express, your ultimate bus experience. Kayo ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Walang pahinga sa pag-aalboruto ang Bulkang Mayon sa magkakasunod na araw. Nasundan muli kahapon ang pagbuga nito ng makakapal na abo at ng lava fountain. Kitang-kita sa malaking bahagi ng Albay ang mataas na abo kasabay ng dumadagong-dong na tunog. Pasado alas 5 naman ng hapon, muling naobserbahan ang lava fountain na may taas na 600 metro at 3 metrong taas ng ash plume. Nasa alert level 4 pa rin ang status ng bulkan, pero sa ipinapakita nitong aktibidad, mas pinaghahanda ang mga residente sa mas malalakas at mapapanganib na mga pagsabog nito. Patuloy na pinapaalala sa mga residente ang pagsusuot ng face mask at huwag nang lumapit sa nakatalagang extended 9-kilometer permanent danger zone. Dahil naman sa insidenteng ito, inabisuhan na walang pasok sa mga sumusunod na lugar. Walang pasok sa Kamalig, Daraga, Ginubatan at Legazpi City sa Albay. Gayun din sa Baaw, sa Balatan, Bato at sa Buhi. Walang pasok rin sa bahagi ng Camarines Sur dito sa Bula, Iriga at Nabwa. Samantala, dahil sa sakunang ito, apektado rin ang mga biyaheng panghimpapawid. Dahilan para pansamantalang isara ang operasyon sa Legazpi Airport. Kaugnay nito, narito ang mga biyaheng panghimpapawid na kinansela ngayong araw. Kanselado ang biyaheng DG611 Manila-Tunaga, gayon din ang DG6113 Manila-Tunaga, DG117 at pati na rin ang DG6112 Naga to Manila. Flight number DG6114 Naga to Manila at flight number DG6118, gayon din naman dito sa DG6031 Manila to San Jose at DG603 San Jose to Manila. Malaki ang bahagi ng wind patterns sa direksyon ng ibinugang abo ng Bulkang Mayon. Ang mga pag-ulan naman ay may dagdag sa peligro ng pagbaha at pag-apaw ng mga debris ng abo o mud flow. Base sa AccuWeather, ang northeast wind o hangin amihan ay factor sa direksyong timog kanluran ng abo na lubhang nakaapekto sa Ginubatan, Iraya at Kamalig. Bagamat ang kasalukuyang aktibidad ng bulkan ay wala pang epekto sa labas ng Pilipinas, ang posibleng mas malakas na pagsabog nito ay magdulot ng implikasyon sa atmosphere. Ang sulfur dioxide ay maaaring umabot sa stratosphere at maharangan ang enerhiya mula sa araw. Ang resulta, mas malamig na temperatura at maharangan nito ang liwanag ng araw. Malaki ang posibleng maging epekto ng pagsabog ng bulkan sa pagbabago ng klima sa mundo. Huwag maglilipat ng channel, magbabalik pa ang Panahon TV. Bye.